Hello boss, ako po ulit to, si Rom. Bukod sa mga kwentuhang kababalaghan, ay medyo aktibo rin po ako sa aming parokya. At bilang bahagi po ng aming mga gawaing espiritual, ay nagsasagawa kami ng annual retreat. At noong 2015, ay nagkaroon ng on-the-spot planning ang retreat namin noong taon na yon. Dahil doon, halos lahat ng contact namin at yung mga nasa-search namin na bakasyonan ay fully booked. Kaya naman, humingi kami ng tulong sa mga kakilala naming pari at kanila namang inialok sa amin ang kanilang school sa Pampanga. Hindi ko na lang po ito papangalanan bilang respeto dito. Tanghali na nang makarating kami sa lugar. Wala naman akong napansin kakaiba sa lugar na yon. Bukod sa napakaganda nito, ay napakapayapa pa. Meron lang akong pakaramdam na parang may nagmamasid sa amin. Siguro normal lang yon kasi first time namin sa lugar na yon. Inisip ko na lang na baka yung mga guards o maintenance yon. Kinagabihan noon ay nagkaroon kami ng session at sa kalagitnaan nito ay may naiwang handouts ang facilitator namin. Bilang isa ako sa mga natapos ng mag-share ay nagboluntaryo na ako na kumuha ng mga kailangan ng retreat facilitator namin. At isasabay ko na rin yung salamin ko sa mata, naiwan ko rin kasi ito. Pagbaba ko ng building ay agad akong naglakad papunta sa field. Tapos sa hindi kalayuan ay may nakita akong lalaki. Malapit ito sa may bandang dulo. Maliban sa kanyang figura at dark na kulay ng kanyang damit, ay wala na akong ibang maaninig sa kanya. Dahil sa bakasyon nun, iilan lamang yung mga ilaw na binuksan sa paligid. Malamlam din ang liwanag na nagmumula sa buwan. Idagdag mo pa na nearsighted ako kaya hirap talaga akong tukuyin kung sino ito. Inisip ko na lang baka isa ito sa mga maintenance staff. Bilang isa sa mga kabataang pasaway at pakul noon, naisip kong tanungin kung saan may malapit na tindahan o kainan para may matambayan ako o mamabilhan man lamang ng chichirya kung sakaling magbalak kaming tumakas mamaya. Tuloy ako sa paglalakad. Pero nagtataka ako noon kasi habang papalapit ako ng papalapit sa kanya, parang lumalayo naman siya. Halos nangangalahati na ang nalalakad ko noon sa field. Pero yung distansya naming dalawa ay hindi nagbabago. Napahinto ako para mag-isip na baka malabo lang talaga yung paningin ko. At baka talagang naglalakad siyang papalayo. Halos patakbo na nga ang lakad ko nun. Pero ganun pa rin. Weird lang. Anak ng tokwa. Bilis maglakad ah. Kaya dahil dun, kahit malabo ang mata ko, tumakbo ko patungo sa direksyon nito. Pero ang layo niya pa rin. Yung distansya namin simula nung nakita ko siya kanina, ganun pa rin hanggang ngayon. Kahit pa tinakbo ko na ito. Napahinto ako at bigla akong kinilabutan. Pero pinilit kong irrationalize ang mga bagay-bagay. Katulad nga ng sinabi ko, nearsighted ako. Habang nag-iisip ako, tinawag ako ng isa kong kasamahan na patakbong lumalapit sa akin. Kaya nawaglit ang tingin ko dun sa lalaki. Uy, Rom,
Pinasundan ka sa akin ni Nanay Jenny. Baka daw kasi mahirapan kang maghanap sa dilim. Ba't pala dyan ka papunta? Eh, sa gawing kanan yung mga kwarto ah. Hinabol pa tuloy kita. Ang bilis mga maglakad eh. Tapos tumakbo ka pa. Saka hindi mo pa ako naririnig. Tara na nga. Tuloy-tuloy siyang naglakad. At hinila ako pabalik sa direksyon ng kwarto namin. Muli kong nilingon yung lalaki. Pero wala na ito doon. Ang bilis namang nawala ni Manong. Kanina hindi ko mahabol-habol, tapos ngayon biglang mawawala. Eh, bahala na nga. Pagkatapos ng session namin noon ay natulog na kami. Since school yun, sa classroom kami natulog lahat kami. Doon kami sa classroom ng kinder at lahat kami ay sasahig natulog. Naglatag lang kami ng kutsyon na ipinahiram sa amin. Mga bandang alas dos ng madaling araw ay nagising ako sa ingay ng mabibigat na yabag. Tapos may kasama pa itong tunay ng tanikala o yung kadena. Pakaramdam ko nung time na yon, eh yung suot na sapatos nung naglalakad ay pang ROTC o kaya yung safety shoes, kasi mabigat yung hakbang. Tapos malakas pang tunog nito na parabang nagmamartsa. Alam ko kasi yung tunog nung boots na yon. Napunta kasi ako sa ROTC nung college. Saglit kong pinakinggan yung tunog. Mabagal ito pero mabibigat. At talaga namang ang ingay ng talikala. Malinaw na malinaw pa ito sa aking gunita. Kasi gising na gising ako nung mga oras na yon. Oo, kabadong kabado ako nun. Kasi tuloy-tuloy lang yung tunog na yon. Hanggang sa na-realize ko kung ano yon. Take note. Bakasyon po nun. At alas dos na ng madaling araw. Paanong magkakaroon ng training ng ROTC o CAT nun? Hindi ko na lang din matandaan kung April yun or May. Basta sure akong 2015 yun. Isa pang ikinababahala ko nun, eh parang aquarium yung kwarto namin. Lahat kasi ng dingding ng kwarto na yon ay salamin. Maliban lang sa dalawang side ng blackboard. Ang rule kasi ng school na yon, especially sa mga bata, eh dapat kita sa labas ang ginagawa. Tapos yung pinto ng kwarto na yon ay set ng isang screen at wooden door. Nung mga oras na yon, yung screen lang yung nakasara at bukas yung wooden door, both sides. Tapos wala rin kurtina yung mga salamin dun. So yun na nga, dinig na dinig ko yung ingay at sigurado ako nakita kami sa loob. Kaya makikita ko rin kung sino man yung nagmamartsa na yun kung sisilipin ko ito. Siguradong magkakakitaan kami. Tangina, bakit may ganito? Alas dos ng madaling araw may nagmamartsa? Tapos retreat pa to. Sabi ko sa isip-isip ko, medyo nakakahiya lang din kasi nagsiserve ako sa simbahan tapos ganito. Ako ang nasa pinakadulo kaya naman nasa likod ko yung pinto. Ilang sandali pa ay lumigid-ligid sa kwarto namin yung martsa bago ito huminto sa gawing likuran ko. Patuloy kong mura sa isip ko. Nagpatuloy ang marcha. And this time, marching in place na lang ito.
So doon na lang sila nagmamartsa sa may bandang pinto sa likuran ko. At hindi na ito umikot pa. Basta nandun lang sila. Tanginis, wala akong third eye. Ang labo nga ng mata ko eh. Shit. Papasok ba to? Lord, please. Paalisin niyo po sila. Hindi ako handang makasaksi ng ganito. Sabi ko sa isip ko. Pero tuloy-tuloy pa rin ang pagmamartsa. At hindi na ito umalis sa pwesto. Lumakas din ang tunog ng tanikala. Takti naman. Tulog mantika ba itong mga kasama ko? Bakit parang ako lang yung nakakarinig? Bulong ko ulit sa sarili ko. Kasi nga ako na lang yung gising nun. Naaalala ko pa na 2 beses kong pasimpleng siniko yung tropa ko. Pero hindi talaga ito nagising. At yung mismong sandali na yon, hindi ko maibuka yung bibig ko. Hindi ko ito maibuka para makasigaw. Natatakot din akong kumilos para gisingin yung mga katabi ko. Baka kasi biglang pumasok yung mga nagmamartsa sa kwarto. O di kaya naman manggising ako tapos guni-guni ko lang pala lahat ng yun. Magmumukha lang akong tanga at may sayad. Pero sa lakas ng tunog na yun, sigurado akong naririnig ko talaga ito mismo. Dun mismo sa likuran ko. At tanging screen door lang ang pagitan namin. Kaya naman, nagdasal ako ng mataimtim. Lord, somehow, my faith is faltering. Maybe this is the time to rekindle it. Please, Lord, give me more faith and courage. Itong eksaktong statement na to ay isinulat ko sa papel kinabukasan. Pagkatapos ay itinabi ko para lagi kong dadasalin kapag may mga ganito akong nai-encounter. Medyo konyong-konyo lang ako sa sarili ko nun, pero nagdasal ako ng isang Our Father, 3 Hail Mary at 1 Glory Be. Pagkatapos kong magdasal ay hindi ko na namalayang nawala na yung mga tunog. Tapos maya-maya ay nagising na yung isa kong kasama para mag-CR. Tumayo ito at dire-diretso lang na tila ba wala siyang narinig. Takti. More or less 5 minutes yun, pero halos 1 oras ang itinagal nito sa pakiramdam ko. To think na iyon na ang pinakamatagal na 5 minuto ng buhay ko. Iniisip ko kung na-detect ba ako noon na gising pa. Samantalang hindi naman ako nag-iingay noon. Hindi ako nagsasalita at nagre-reakman lang. Kinabukasan po noon, inobserbahan ko yung mga kasama ko. Kung may mapag-uusapan silang may narinig silang mga ingay ng nagmamartsa kagabi. Martsa na paikot-ikot sa kwarto. Martsa na may halong paghila ng tanikala. Pero bigo akong makahanap ng karamay. Lahat sila ay ang sarap ng tulog nung nagdaang gabi ang pinag-uusapan. Nakapagtataka lang din na may kasama kaming nakatatanda pero hindi rin niya ito naramdaman. Usually kasi 'di ba, pag mga ganong nakatatanda na, mas sensitive sila sa mga ganong bagay. Tapos ang alam ko ay mababaw din ang tulog nila. Pero hindi. Noong gabi na yon ay parang pinagkaisahan ako. Parang para sa akin lang talaga ang pagpaparamdam na yon. May mga emang ilan-ilan daw na nagigising. Pero para lang mag-CR at agad din naman silang nakakatulog pagkakabalik nila. Matapos nun, wala na akong narinig na iba pang sagot. Hindi na rin po ako nagtanong sa mga guards at pare na nandun. Bilang respeto na rin, lalo na
Libre lang naman sa amin ang paggamit ng facilities at discounted pa ang mga pagkain namin. Sa ngayon, medyo aktibo pa rin naman ako sa samahan. At tanging sa malalapit na kaibigan ko lamang na ikwento ang nangyari na yon. Kumusta po? Maraming salamat po sa pakikinig nyo sa ating kwento. Kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. I-comment nyo na rin po ang inyong mga suggestions at reactions kung meron man. At kung gusto nyo pa pong makarinig ng mga ganitong kwento, mag-subscribe na po kayo at pindutin nyo po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago nating uploads. Salamat!